Good day mga kabaro. So bago ang lahat, ano nga ba ang sinasabing ODME? Ang ODME ay ang Oil Discharge Monitoring Equipment. Ito ang ginagamit natin kapag magtatapon tayo ng malinis na tubig na galing sa ating slop tanks. Ang main purpose ng ODME is to discharge as much water as we can, but not to discharge oily water exceeding the limits of MARPOL regulation. So dito, meron tayong diagram ng ating ODME. So makikita natin itong slop tank at ang sample pump, flow meter, analyzing unit, at ang ating computer unit. Ang computer unit, ito yung naandun sa ating control room o yung CCR. So ano nga bang process ng ating ODME? So from the slop tank, dadaan siya sa ating flow meter. So ang flow meter ay magbibigay sa atin ng flow rate. So yung flow rate na yan, magagamit natin yan para pag nag-compute tayo ng ating IRD o yung tinatawag na instantaneous rate of discharge. So itong flow meter magbibigay ng signal papunta sa ating computer unit. So next, dadaan ito sa ating sampling line na dadaan, pupunta sa ating analyzing unit. Ang analyzing unit, ito ang magbibigay sa inyo ng oil content na kailangan mo rin kapag magpo-compute ka ng IRD o yung instantaneous rate of discharge. So from the analyzing unit, bibigay niya ang data papunta sa ating computer unit. So after all the data, ang computer unit ay magbibigay ng signal sa ating overboard discharge valve at sa ating slop valve. So depende kapag ka na-reach yung criteria ng MARPOL. So as per MARPOL, kapag ka lumagpas ka ng 30 liters per nautical mile, bawal ka nang mag-discharge overboard. So automatically, ang computer unit ay magsisend ng signal sa ating overboard discharge valve, and ito ay automatically magko-close, and yung ating slop valve ay automatically mag-open. So ang tendency, yung discharge water ay mapupunta lang dito sa ating slop valve pabalik ng slop tanks. So ang mangyayari, magsi-circulate lang siya. So in case naman ng computation ng ating computer unit is less than 30 liters per nautical mile, so magsisend naman siya ng signal dito sa ating overboard discharge valve nang pwede siyang magbukas or pwede tayong magtapon. So ito automatically, yung overboard discharge valve ay magbubukas and itong ating slop valve ay magsasara. So ganun ang principle ng ating ODME. Next is, ano nga ba ang criteria as per MARPOL? So as per MARPOL Annex 1, discharge criteria for oil tankers. Tanker should not be within special area. So ano nga ba ang ating special area? So special areas as per Annex 1 is the Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea, Red Sea, Gulf Area, Gulf of Aden, Antarctic Area, Northwest European Waters, Oman Area of the Arabian Sea, and Southern South African Waters. So ito yung ating special areas for Annex 1. Next is, tanker should be more than 50 nautical miles from the nearest land. So 50 nautical miles from the nearest land or the baseline. Ano nga bang ibig sabihin ng en route? So as per ating research, en route means that the vessel is underway on a course which will cause any discharge into the sea to be spread over a great area of the sea. Meaning, the vessel is moving in one direction and not just circling around in small area. Also, when you are just drifting in open sea, you are not considered as vessel en route. So kailangan tumatakbo ka and over a large area. So kung kayo ay drifting lang, so hindi kayo tinatawag na vessel en route.
Next, the instantaneous rate of discharge should not be more than 30 liters per nautical mile. So ano nga ba itong ating 30 liters per nautical mile? So ito yung tinatawag nating instantaneous rate of discharge. So ang formula ng instantaneous rate of discharge o yung IRD is oil content in ppm multiplied by the flow rate in cubic meter over the speed in knots multiplied by 1000. So dito meron tayong example. So example, oil content as per reading ng ating analyzing unit is 320 ppm and the flow rate is 1000 cubic meter per hour and speed is 10 knots. So IRD is equal to 320 ppm multiplied by 1000 cubic meter per hour over 10 knots multiplied by 1000. So ang instantaneous rate of discharge ay ang magiging 32 liters per nautical mile. So in this case, overboard discharge valve will automatically close and the slop valve will be open. Okay? Next is the total quantity of oil discharge into the sea should not exceed 1 over 30,000 of the total quantity of the particular cargo of which the residue form a part. So ano nga bang ibig sabihin yan? So 1 over 30,000 quantity of oil from previous cargo. So example, ang previous cargo mo is 20,000 cubic meter. So 20,000 cubic meter over 30,000 cubic meter is equal to 0.667 cubic meter. So ito lang yung allowed na quantity na pwede nating itapon. Okay? So sana malino sa inyo ang ano nga ba ang MARPOL criteria. So sana malino sa inyo ano nga ba ang discharge criteria as per MARPOL Annex 1. So balik tayo sa ating video. So good morning guys, dito tayo ngayon, i-simulate natin ang ating ODME o ang Oil Discharge Monitoring Equipment. So dito meron tayo Smart ODME, ang maker niya ay Smart. So ano bang gagawin natin ngayon? Simulate lang natin kung ang overboard discharge ay gana kapag lumagpas sa MARPOL criteria. So mamaya i-discuss din natin kung ano ba yung sinasabi natin na MARPOL criteria. So ito, andito yung overboard discharge valve. So mamaya, titingnan natin kung yan ay mag-iilaw, mini, siya ay open. So red light, mini, siya ay close. So ano nga ba ang kailangan natin, mga factors na kailangan natin para ma-set up itong ating ODME? So kailangan natin ng flow meter at ng ship speed. So bago ang lahat, kailangan i-set up mo ito ng manual. So dito tayo sa manual. So unang-una, kailangan mo munang i-set sa manual ang yung flow meter at ship speed. So ito ay naka-set up na sa as manual yung speed. So ano gagawin natin? Una, punta ka dito sa ating Aconis. Ito yung control ng ating mga balbula. So ito yung overboard at ito naman yung papunta sa slop tank. So kailangan mo lang gawin siyang ilagay sa automatic. So ayan, naka-automatic na. Itong overboard, ito ay automatic din magbubukas o magsasara. Depende sa magiging computation ng ating ODME. So ayan, nakasetup na yung ating balbula, overboard valve.
So balik naman tayo dito sa ating smart ODME. So dito sa ODME panel, puntahan natin ang service mode. So service mode. Then press enter. Select simulation mode. Then press enter. So ayan, nakikita nyo, yung flow rate natin ay nakaset sa manual. Ngayon, ang setup is 1000 cubic meter per hour and ang speed ay 10 knots. So, ang gagawin natin, tatasan lang natin yung PPM o yung discharge. 0 liters per nautical mile. So, as per Mark Paul, dapat hindi ka lalagpas ng 30 liters per nautical mile kapag ka ay gumagamit ka ng ODME. Kapag lumagpas ka sa 30 liters per nautical mile, automatic na magsasarado ang yung overboard discharge valve. So, subukan natin itaas ang ating discharge. So, itaas mo hanggang so, ayan, mag 32 liters per nautical mile. And nakita nyo, nag-alarm. Alarm. And ang overboard discharge valve ay kulay pula, meaning ito ay nakasara. So, i-confirm natin yan kung yan ay nakasara sa labas. Okay? So, balik naman natin ngayon. Ibabaan natin sa less than 30 liters per nautical mile ang ating discharge. So, press down, arrow down. So, makikita mo, 28 liters per nautical mile and ang ating overboard discharge valve ay nagkulay dilaw. Meaning, yan ay open. So, confirm na ang ating ODME ay gumagana as per functioning ng ODME. So, dapat automatically magbubukas kapag ka less than 30 liters per nautical mile and automatic magsasara kapag ka more than 30 liters per nautical mile na ang iyong pinatapon. So, balik na natin ito sa ating dating setup. And at press enter lang. Confirm. Yes. So, ayan. Yan ang ating simulation ng ODME. Sa susunod na video, i-discuss natin kung ano nga ba ang ating Mark IV criteria para sa paggamit ng ODME. So, sana may natutunan kayo sa ating video. Sa mga mahilig mag-brainstorming at mahilig mag-aral, click like and subscribe at mag-comment lang kayo sa aking page. At see you sa aking next videos. Thank you guys!